Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagkataon na nakatin po kami sa aming midweek service. Panginoon, dinadalangin ko po ang aming pastor na nangaral sa ibang lugar. Bigyan niyo po siya ng lakas at ng katalinuan sa pagpapayag ng salita niyo. Ingatan niyo po siya. Tulungan niyo po na maging maayos po yung mga gagawin nila doon. Tulungan niyo rin po yung pananamba namin sa gabing ito. Tulungan niyo po ang mga ngaral, si Preacher Raju. Bigyan niyo po siya ng lakas at ng katalinuan sa pagpapahayag ng salita niyo. Tulungan niyo po siya as you speak from without, you speak from within. Tulungan niyo rin po kaming mga tagapakinig sa gabing ito. Tulungan niyo po kami na mahaman po kami at may apply po namin sa buhay namin yung mga matututunan namin sa gabing ito. Dinadalangin ko rin po yung mga kapatira namin may sakit. Bigyan niyo po sila ng lakas sa araw-araw. Pagalingin niyo po sila sa kanilang mga sakit. I-bless niyo po yung mga gamot na iniinom nila. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin nagawa. Kayo po magpalat magabay sa amin. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At I'm proud to present to you po our speaker for this evening. Ang preacher po ng Timothy District, one of my kuyas in the ministry po, Preacher Raju Sauco. All right. So magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi po sa bawat isa. Ayan. Kayo ba'y nagagalak na nandito kayo ngayong gabi? Amen. So dapat po, this is almost last 2 weeks na po ng ating pong year 2021. Amen. Alam ko po, excited na ang bawat isa for next week. No, hindi dahil magpapasko this week, hindi excited tayo dun sa kasalang Brother Ringo and Sister Josie. Amen. Alam ko po, excited po ba kayo doon? Amen. Let's continue to pray for them. Malapit na po yan. And tonight, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Bago po yon, tayo po muna i-recite po natin ang ating pong pangako sa ating Panginoong Jesus. All together now, recite. Ipamumuhay ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Siya ang aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan. Pag-asa sa panahon ng kalungkutan, at ako ay nangangako na hindi ko hahanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao, o kayamanan man, lahat ng awa at biyayang tanging kay Kristo ko lang matatagpuan. Yan po ba'y totoo sa atin? Amen. Alam niyo po, yung ating pong mga nire-recite na yan, yan po ay hinahanda ng ating pastor. Pinag-pray ng ating pastor yan. Not just for the sake of us reciting it. Kundi yan po talaga ay nagiging totoo sa buhay ng bawat isa. Amen? So ngayong gabi po, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. And please do open your Bible in the book of Revelation. Ito pong mensaheng ito ay hinanda po ng ating pastor. And again, siguro sasabihin nyo, every time na kami po itatayo dito, we always thank our pastor for the opportunity, which is totoo po kasi yon. Hindi po madali ang tumayo sa inyong harapan, lalo na punan yung pulpito na kung saan tumatayo ang ating pastor. So every time na we're here to preach the Word of God, it's really a great opportunity. So thank you kay Pastor for trusting us na tumayo on his behalf and to preach yung kanya pong hinanda na lesson sa atin ngayong gabi. So, buksan po natin ang ating Bible sa Revelation chapter 1, verse 8. Andiyan na po ba kayo? Say Amen. Amen. Sabay-sabay po natin basahin. All together now, read. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. Tayo po yung manalangin. Dakila namin Diyos. Salamat po. Sa gabing ito, pangunahan mo kami as we study your word. Let your Holy Spirit speaks within us, O God. Na yung mensaheng hinanda ng aming pastor, na nilagay mo sa puso niya, Panginoon, ay maipangaral ko ngayong gabi. At ito po, Panginoon, ay mangusap sa puso ng bawat isang makikinig. Salamat po. Pangunahan mo kami, ganun yung mapapunta pa lamang, Panginoon, sa gabing ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus,
Amen. Alright, you may now be seated. Maraming salamat po. So tonight, ang ating pong mensahe sa gabing ito ay pinamagatang From Start to Finish God. From Start to Finish God. Alam niyo po, bilang isang tao o bilang di ba mananampalataya, we need to start and finish with God. Pero alam po natin, ang ating Panginoon, siya po ang Alpha and Omega. He is the beginning and the end. Ibig sabihin, di ba, ang Panginoon, ang simula, siya din po ang katapusan. Amen? Maaring sabi nga natin, matatapos na po yung taong 2021. Just try to imagine, ilang araw na lang po yan. And then, it will be 2022. Amen? I'm sure, kung titignan po natin ang buhay ng bawat isa sa atin, kung i-evaluate natin ang ating mga sarili, meron tayong mga bagay na hindi tayo proud na nangyari o kumbaga nagawa natin sa buhay natin. Tama po? Maaring maraming sa, pangyayari sa buhay mo ang hindi mo ninais mangyari sa'yo. Kumbaga yung nangyari siya sa'yo, it happened, kumbaga masakit para sa atin. Marami pong bagay na ganyan eh. Amen? Habang tumatagal ka, sabi nga, ang isang bagay na pinaka, kumbaga, mahirap sa tao, yung mabuhay sa regrets. Amen? Yung lagi kang, what if ito yung ginawa ko? Yung lagi ka meron tanong sa puso mo. Na to the point na dahil doon, eh, hindi ka na makamove on. Alright? So, ngayong gabi, titingnan po natin yan. So, we are all excited. Sino po dito excited for the year 2022? Sige po. Ako lang po ba? Excited po tayong lahat. Amen? Parang ang tamlay nyo. Excited po ba kayo? Kasi ang hindi po excited, hindi po makakauwi ng maaga. Yan. Kasi hindi ka excited eh. Ibig sabihin, you want to enjoy, right? You want to stay more sa 2021. So, we're all excited sa parating na taon. Why? Dahil it give us new hope. Tama po? It give us new hope, new beginnings. Kumbaga, di ba sabi nga nila, every January 1st, yan yung mga gusto mong nangangako yung mga tao. Tama? Nandyan yung isusulat mo yung gusto mong resolution, anong gusto mong gawin, na baguhin sa sarili mo. Di ba? Kaya nga po tayo, bilang mananampalataya, di ba? So, kumbaga, excited din po tayo. Kagabi lang po, kami po nagkaroon ng meeting, amen? Kasama ng mga leaders, mga key ministries, in preparation po for next year. Iniisip po kasi namin, paano pa natin mapapaganda, masisiayos yung ating pong mga programa for next year. Why? It's a new beginning. Diba? Excited tayo sa anumang pwedeng ibigay sa atin ng Diyos, ipagkaloob sa atin ng Diyos sa panibagong taon. Amen? So, we always talk a lot about God being the Alpha. Meaning, He is a God of new things. Tama po? Alam natin, ang Panginoon, lagi siya nagbibigay ng bagong pag-asa sa bawat isa. Pero bihira na pag-usapan natin, God being the Omega. Meaning, we don't hear much about how God being the Omega brings things to an end. Alam niyo po, sabi nga, ang Diyos siya ang simula at katapusan. So, ibig sabihin, ang Panginoon, di ba, meron siyang sinasara sa buhay mo. Meron siyang mga bagay na hindi nangyayari o ipinagkakaloob sa'yo. Tama? It could be a broken relationship. It could be a broken dream. Ibig sabihin, yung pangarap mo na hindi natupad. Meron kang ganon? Meron po ba kayo? Wala. Let's see. A business that didn't make it. Ibig sabihin, meron kang negosyo na tinayo at nalugi. Or sabihin natin, mga mahal sa buhay na nawala. Na-experience mo na yan, ilang years na patay yung mahal mo sa buhay, but until now, you're longing for them. Hindi po mawawala yun eh. Di ba? Meron nga, sabi nga, just try to imagine the feelings of nung mga taong tinamaan nung bagyong Odette. Amen? Magpapasko na,
saka pa sila tinamaan ng bagyo. Saka pa nawala yung mga bagay sa kanila. It's painful. It's normal para sa atin po ang masaktan. Sabi nga, this is a hard situation for all of us. Diba? Yung ikaw nga, binata. Diba? Nanligaw ka at nabusted ka. Ang sakit nun eh. Tama? Kung ikaw babae, may girlfriend ka, naghiwalay kayo ng boyfriend mo, masakit yun. Ako lang ba yung naka-experience nun? Parang tahimik lahat eh. Alam nyo po, ako po ay, kumbaga, umahaba yung aking pagsasalita pag wala akong sumasagot sa akin. No? Kasi ganun ako eh. No? So, pag hindi po kayo umamen, hindi po kayo nag-respond, eh talaga pong mahaba po tayo matatapos. Alright? So, di ba meron tayong ganong feeling eh? Mahirap na pag pinagdadaanan na, kumbaga, every ending, di ba, it feels like a setback, a failure sa atin po. Di ba? Pag merong hindi natupad, hindi nangyari, di ba, eh, ang feeling natin, we fail. But, just as God opens a door, kumbaga kung paano ang Panginoon nagbubukas siya ng pinto for new opportunities, He also closes door and brings to an end. Kumbaga, meron din siyang sinasara sa buhay mo. But it doesn't mean ayaw ipagkaloob ng Diyos sa'yo yung bagay na yun. Kundi, the reason He closes a door is because He has something better for you. Amen? Alam niyo po, ang Panginoon natin, He wants the best for all of us. Pero kasi marami tayong bahagi ng buhay natin, aspeto ng buhay natin, na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. That's the reason why, sabi nga, ito yung gusto ng Diyos na tahakin mo, dito ka pupunta, di ba parang waste? Di ba? I-reroute ka ng Panginoon. Yan, ang Panginoon, i-close niya yung bagay na yan, hindi para saktan ka. Di ba na-experience mo na, Lord, okay ako sa trabahong ito, bakit mo ko tinanggal? Bakit mo nawala yung trabahong ito sa akin? Without realizing na meron palang great opportunity naghihintay sa'yo. Kasi baka naman pinipilit mo isang bagay na hindi ka pala para dyan. Amen? Na meron palang naisin ang Diyos na bigay sa'yo, pero hindi niya magawa dahil may humahadlang na bagay para doon. It could be a relationship. Why? Hindi mo napansin, dati lapit mo sa Panginoon. And then all of a sudden, may relationship na pumupigil sa'yo. Ilang answer prayer mo, yung binigay ng Panginoon sa'yo, at pagkatapos mong natanggap, yan yung mismong ginamit ng Diablo para mapalayo ka sa Diyos. Amen? Yan nga, hindi mo, sa Bible, di ba, kung babasahin mo yung Bible, kung gusto mo maging disipulo ng Panginoon, iwan mo yung mga bagay na umahad lang sa'yo. It could be a family member. Diba? Kasi minsan po, sabi nga nila, ang pamilya, kung wala yan salita ng Diyos, minsan yan yung maghahatak sa'yo palayo eh. Tama po? Problema, pagsubok, marami pong bagay ang pwedeng maglayo sa'yo sa Diyos. Pero alam niyo po ba, yung bagay na yun, kung titignan mo mabuti, yun din yung mga bagay na yun na dapat naglalapit pa sa'yo sa Diyos eh. Amen? Just imagine, problems. Yung problema, dapat yan yung nagiging dahilan para maging closer ka to God. Pero nangyayari, dahil na ma-magnify mo yung problema, yan yung ginagamit para mapalayo ka sa Diyos. So ngayong gabi, pag-uusapan natin, paano nga ba tayo makakaalis dun sa pangit ng mga naranasan natin in the past? Kasi di ba, marami sa atin, meron pa rin bahagi nung nakaraan na until now, eh, hinahunt tayo. Amen? There's still part of our past na it keeps on hunting you. It keeps on hunting us. Yung ibig sabihin, maalala mo pa lang yung bagay na yon from your past, parang hirap na hirap ka na. Sabi nga, instead of us being sour and losing your joy, the best thing we can do is to just say goodbye to the hurt, the question, the disappointment, and the self-pity. Alam nyo po, maraming bagay na itatanong mo pero walang kasagutan. Amen? May ganyan kayo. Kasi just try to imagine, kung lahat ng tanong mo masasagot,
do you think you will still ask God for help? Kung lahat ng problema mo, bibigyan ng kasagutan ng Diyos, do you think you will still come to God and ask for God's help? Hindi. Kaya nga may mga bagay siyang sinasara, binablock, for you to come closer to God. Para ikaw yung mismong lumapit or ilapit yung sarili mo sa Diyos. It never easy. Di ba? Sabi nga, it never easy na mawala ng mahal sa buhay. Hindi madali na magkaroon ka ng setback, ng failures in your past. Yes, it's never easy. But it doesn't mean it cannot be done. Amen? Hindi ibig sabihin, hindi ka na makakaalis dun sa nakaraan mo. So, ang problema natin, until now, yung nakaraan mo, laging bumabalik, laging mo nire-recite sa sarili mo. Kaya ngayong gabi, pag-uusapan natin how we can quit beating ourselves up, quit bringing failures from yesterday in today. Nakakausap ka na ba ng tao na yung wala ka na iba narinig sa kanya kundi yung nangyari ilang years ago pa? Maraming ganyan eh. Sinaktan kasi ako ng tao na yan. Yung panagkwento siya sa'yo as if nangyari lang kahapon lang. Pero pag tinanong mo, kailan ba nangyari yan? Sabi niya, 10, 15 years ago. Alam mo, mahirap po kasama yung ganyan tao. Yung ibig sabihin yung salitang move on, move forward, wala po sa bokabularyo ng tao na yan. So, accept it was a part of God's plan, be at peace with what's behind you, and move on. Kasi kung ano man yung pangit na nakaraan na meron ka, yung problema, yung pinagdaanan mo, lahat yan ginamit ng Diyos para maging kung sino ka ngayong panahong ito. Amen? God, use those things to make who you are today. Kaya nga, sabi lagi, di ba, ng ating pastor, yung ating pong past is a good place to visit. Sarap balikan yan eh, tama po? Pag nagkukwentuhan ko, alam mo, yung bata pa tayo, di ba, ganito yung ginagawa natin. Kaya nga, di ba, sa Facebook, may throwback picture. You want to reminisce yung mga nangyari sa'yo in the past. Pero, past is a very poor place to stay. Hindi po, masarap siyang bisitahin, pero mahirap pag ikaw ay tumira na sa nakaraan. Yung parang ang wala ka ng ibang kumikilos sa buhay mo o na, iniisip sa sarili mo, kundi yung nakaraan mo na lang. When you kiss the past goodbye, it releases you in your future. Diba? Sabi ko nga, ilang heartbreaks yung dinanas mo. Diba? Ako personally, ang dami kong heartbreaks. Diba? Sabi ko nga, ako po, habang lumalaki ako, ang dami ko sa sariling tanong. Diba? Matanong kasi ako eh. Bakit ganito yung buhay namin? Bakit ganito yung pamilya namin? Bakit hindi ako lumaki kasama ng magulang ko? Bakit, diba? Hanggang sa, hindi, kakaisip mo ng ganun, diba? Kakamagnify mo ng problema, diba? Nagkakaroon ka ng self-pity. Yung tipong pity party ka lagi na feeling mo kawawang-kawawa ka, diba? Yung, hindi mo na-appreciate yung bagay na meron ka dahil ang dami mong hinahanap na wala sa'yo. So, pag-uusapan natin ngayong gabi, how we can move on and be at peace with your past. Paano ba tayo magiging at peace with our past? Diba? Pag ikaw ba may nakita kang tao sa nakaraan mo, diba? Or tao naging bahagi ng buhay mo, magiging okay ka pa ba? Kasi bakit? It depends on how we handle it. So, number one, we need to declare and guard my associations. I need to declare and guard my associations. Buksan po natin ang ating Bible sa 1 Corinthians chapter 15, verse 33. 1 Corinthians 15, 33. Pakibasa po ng mga kababaihan. 1 Corinthians 15:33, all the ladies read. Amen. So sabi po dyan, huwag kayong padaya, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. So unang bagay para maka-move on ka sa nakaraan, sa pangit na nangyari sa buhay mo, sabi niya,
declare and guard your associations. Kumbaga, tingnan mo o piliin mo yung mga taong kasama mo. Amen? Kasi bakit po? Kung hindi mo pipiliin yung mga taong kasama mo, it could either break you or make you. Amen? So, the question is, anong gusto mong mangyari sa sarili mo? Do you want to be successful? Tayo po ba'y gusto natin maging successful? Then surround yourself ng mga taong successful. Amen? So bakit? Pag ang kasama mo, mareklamo, di mo mapapansin, eventually, mareklamo ka na. Amen? Pag kasama mo, mga marites. Nakakita ka na ng mga grupong ganyan. Yung kahit anong ginagawa, pag may narinig, uy, ano yun? Diba? Uy, teka lang. Parang may nangyayari dun. May mga kilala akong ganyan eh. Yung sarap ng kain nyo, di ba? Makain kayo, ang sarap. May narinig lang kulos ko sa labas, parang may kaguluhan din ah. Mamaya magugulat ka, nandun na siya. Di ba? Alam mo, ito yung nangyari. Di ba? Yung tipong maraming taong ganyan. Marami ka naman makakasalamuha yung mga taong galit sa magulang. Di ba? Di mo napansin, kakasama mo sa mga kabataan na panay laro ng Mobile Legends, hanggang ngayon, matanda ka na, nagmo-Mobile Legends ka pa. Di ba? Kasi, kung sino yung kasama mo lagi, di ba? Kung ano yung ginagawa nila, nakokopya mo. Amen? Whether intentionally or unintentionally, nagagawa mo yung ginagawa nila. Kaya nga, di ba sabi nila, di ba, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Kung sino lagi mong kasama. Kaya nga, kung gusto mo maging successful sa buhay, piliin mo maigi yung taong kasama mo. Amen? Pag yung kasama mo na yan, alam mo, hindi ka ilalapit niyan sa Diyos, huwag mo na samahan. Amen? Yan nga po, sa ating mga kabataan, sa ating mga adult men, adult ladies, di ba, maging bahagi po tayo ng group meetings natin. Amen? Nung ating mga small groups, nung ating mga districts, amen? Maging bahagi ka niyan. Bakit? For sure, yung tao na yan, hindi ka ilalayo niyan sa Diyos. Amen? Pero piliin mo pa rin. Kasi bakit? Yung iba dyan, binabago pa rin ng Diyos. Amen? Masabi mo, ito nga yung sinamahan ko, kaya napalayo ako sa Diyos. Mahirap yan. Amen? So tingnan po natin, sino ba yung lagi mong kasama? Sino yung lagi mong kausap? Diba pag yung kausap mo, mahilig sa negosyo? Diba? Di mo papansin, yung utak mo nagiging business-minded ka na rin. Amen? Kaya nga, lagi mong piliin. Ako po, masaya po ako na, kumbaga, yung mga leaders na meron po tayo sa church, hindi sila madamot eh. Amen? Lalo-lalo na yung ating pastor. Diba? Hindi mo napansin si pastor, different generation kaya niyang kausapin. Diba? Hindi siya takot na ituro yung mga bagay na alam niya when it comes to leadership, when it comes to serving God. Ituturo po yan. Kaya nga kahit gaano siya ka-busy, kung hindi siya makakapagturo talaga, he assigned preachers na magtuturo. Diba? Bakit? Kasi yan po yung magpapalakas sa atin. Kaya nga dapat piliin mo. Magkaroon ka ng mga group of people, yung tinatawag nating core friends mo. Okay? Kasi lahat, marami tayong kaibigan eh. Pero piliin mo yung mga taong malapit talaga sa'yo. Amen? Kung ikaw, magulang ka, gusto mo matuto paano magpalaki ng maayos na magulang, syempre, ang didikitan mo, yung mga meron ng napatunayan. Amen? Yung meron ng mga napalaking magulang tuloy. May mga pinalaki ng mga anak nila na successful na. Diba? Kami po, yung mga bagong kasal, we're so thankful na nandyan yung sila Preacher Rene, sila Preacher Moreng. Alam niyo po, kami na nagsisimula pa lang, di ba? Iba po yung hatak ng group meetings eh. Amen? Iba yung nasa young people kami, iba naman yung natututunan namin na nasa Kingsmen na kami. Di ba? Kaya nga po, ikaw kung hindi ka pa bahagi ng anumang group meetings, alba, ang laki ng namimiss mo. Amen? Magkaroon ka ng bahagi, makasama ka. Lalo na ngayon, nagkakaroon na ng mga bagong grupo. Tama po? Have a part. And this coming Sunday, magkakaroon tayo ng Christmas Fellowship. Amen? Excited na ba kayo dyan? Di ba yung bawat district magdadala ng kanya-kanyang pagkain?
Diba? Either niluto nyo yan, binili nyo yan, kayo po bahala. At yung isa sa pagkain na yun, iaalay natin sa ibang distrito. Amen? Masaya po yan. Diba? Kumbaga yung spirit of sharing. Diba? Ng Christmas. Ma-experience po natin. Kaya ikaw, kung wala kang distrito, diba? Umating ka pa rin. Amen? At for sure, may hahatak sa'yo. Diba? Just try to imagine, kung lahat po tayo maghahatakan, diba? Ito pong mga upuan na ito mapupuno. Amen? So, we need to associate or declare and guard our association. If we want to see ourselves successful, healthy, upbeat, happy, then surround yourself with this kind of people. Hindi lamang po yun, hindi lang sa mga tao, kundi kung ano yung finifeed mo sa sarili mo. Ano ba yung pinapanood mo lagi? Diba? Ano yung binabasa mo? Bakit? Kung ano yung binabasa mo, ano yung pinapanood mo, ano yung ginagawa mo lagi, yun yung magiging ikaw. Amen? Kaya, kung magtataka ka kung bakit hindi ako maging malapit sa Panginoon? Ang question, do you spend time with God? Nagbabasa ka ba ng Bible mo? Kami po, Kingsmen, patapos na po tayo. Amen? We're so happy na patapos namin pong mababasa, okay, yung Word of God for the year 2021. Si Brother Fernand, tapos na po siya. Amen? Congratulations, Tay. Talagang encouragement po sa amin yan. Kami po, talaga patapos na rin po kami. Kasi bakit po? Nahahamon kami. Diba? Ikaw ba naman, ang leader natin, si Preacher Moring, na lagi nagre-remind yan. O, nabasa mo na ba to? Diba? Kasi bakit po? Yun yung gusto namin na lahat ng tatay, diba, equip ng Word of God. Amen? Kaya po, this coming year, kung hindi mo pa nabasa yung Word of God, make it a goal. Basahin nyo po. Amen? Unti-unti, mag-dedicate ka ng time para pag-aralan yung Word of God. Kung hindi mo kaya yung ginagawa ni Pastor na Bible in 90 days, sundan mo lang po yung ginagawa ng mga adult men. Diba? Basahin mo to. Kasi, ang kagandahan po niyan, lalo pong kumikilos, lalo mo nakikilala yung Panginoon. Na, pag nagpipreach si Pastor or kung sino man sa amin po dito, pag may nabanggit na verse, ay, oo, nabasa ko yan eh. Diba? Kaya po, kumbaga, maiintindihan mo lalo na ganun pala yung nangyari sa Word of God. Na ang Israelite, ganun pala katigas talaga ulo nila. At doon mo rin makikita na ang Panginoon, they gave them many chances in life. Doon mo makikita na ganun kabuti ang ating Panginoon. Amen? Kaya, if you want to be successful, dapat lagi kang equipped ng Word of God. Amen? Dapat may mga tao kang mag-encourage sa'yo. Brad, mag-soul winning tayo. Brad, mag-bisita tayo. Amen? When it comes to giving, dapat may mga tao kang alam mong giver. Amen? Kasi pag yan yung mga kasama mo, hindi nila hahayaang gumastos ka na magagalaw mo yung offerings mo. Amen? Kasi bakit? Kasi alam nila mayroong at inatapos na commitment. Alam mo, masarap po yan eh. Di ba na may mga ganyan kang tao? And that will make you successful. Huwag kang magkaroon ng mga tao na i-feed nila yung ego mo. Ay, oo, ganyan nga yan. Di ba, masakit nga yan pinagdadaanan mo. Kasi bakit? Kung may problema ka na, tapos yung mga tao pang kakausapin mo, instead na tulungan ka, di ba, sasabihin pa nila sa'yo yung mga problema nila, lahat kayo, in the end of the day, malulugmo kayo. Amen? So, huwag kang dumikit sa mga tao ang alam mong hindi makakatulong sa'yo. So, you can either allow yourself to be mentally and say, I'll never make it in life. My dreams will never come to kasi may mga gantong tao, di ba, that my dreams will never come true. My marriage is too far gone. It's too late for me. I will never get out of this hole. Alam niyo po, pag yung mga ganyan tao, yung kasama mo, hindi mo na kailangan ng kaaway. Amen? Yung tipong dapang-dapa ka na, aapakan ka pa nila. Diba? Dapat maghanap ka ng tao na will strengthen your faith in God. Diba? Alam niyo po, ang ating pong pastor, yung mga leaders po natin, yung ating pong mga small group leaders, yung mga district preachers natin, diba? Ang goal niyan, itulungan kang maging successful sa buhay. Amen?
Wala po kaming ibang pinangarap kundi makita namin na sama-sama po tayong gamitin sa gawain ng Panginoon. Amen? So, that's number one. Ano number two? Number two, defend and claim my birthright. Sabi po, defend and claim my birthright. Not only you declare and guard your association, but you defend and claim your birthright. Jeremiah chapter 31 verse 3. All the men, Jeremiah chapter 31 verse 3. Lahat po ng kalalakihan, pakibasa po. Amen. Sabi po dyan, ang Panginoon ay nagpakita ng una sa akin na nagsasabi, oo, iniibig kita na walang hanggang pag-ibig, kaya ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. So, sabi nga natin, let's claim our birthright. Maaring biologically, di ba, hindi mo gusto yung pamilyang meron ka. Amen? Kumbaga, hindi ideal yung family na meron ka. Sabi ko nga po kanina, kami po, ako po ay lumaki. Okay? Kumbaga, yung family namin, talagang hiwalay po kami ni Joy. Okay? Si Joy po at ako, lumaki kay Tita Jen, kay Mamu, yan, kila Tito Bernie, kila Pastor. So, sa relatives po kami. Then, yung mga kapatid ko, sila po yung magkakasama kay Papa at kay Mama. So, habang lumalaki ako, di ba? Sabi ko nga, instead na ma-appreciate ko yung love na binibigay sa akin, umabot ako sa punto na nagkaroon ako ng ibang pag-iisip sa sarili ko. To the point na gumagawa ka ng kwento, to the point na gumagawa ka na ng sarili mong mundo. Okay? To the point na hindi mo napapansin, kumbaga nandun ka na pala sa depression na bahagi ng buhay mo. Bata pa lang po ako, elementary pa lang ako, sabi ko nga, there is one point na talagang lahat ng, syempre, di ba, may mga meetings yan ng mga magulang, walang pumupunta sa akin. So, nasanay ako na, wala namang magulang na a-attend sa akin. So, hindi na ako para magsabi pa sa kanila na may ganito nangyayari sa school. So, to the point na, kumbaga, wala po akong kinakausap ng bata ako. As in, kung sino ako ngayon, ang layo po ng bata ako. Sabi ko, ang bata ako, napakatahimik ko pong tao. Kasi po sa amin, pag may bisita, kailangan, kumbaga umakit ka, di ba, manta sa kwarto mo, ganun po yung aming lifestyle ng bata. So, ako po, lumaki ako ng, mabubuhay ako na nasa kwarto lang. Ako po yung tipo ng bata na laging, kumbaga, kaya po nabuo yung interest ko sa pagsusulat, dahil feeling ko, sabi ko, bakit parang ganito yung buhay ko? Ang daming nangyayari. Ang daming parang, bakit yung magulang ko hindi ko kasama? Bakit yung mga kapatid ko hindi ko ka-close? To the point na nagbinata ako, nadala ko siya. Although, ang kagandahan, may church, nandiyan yung simbahan, tinatry ni pastor na hatakin ako, nadala ako, na-develop yung confidence ko. Pero unti-unti, yung problema ko nung kabataan ko, hindi pa nawawala sa akin. To the point na, ayoko makita yung tatay ko. To the point na yung mga kapatid ko, wala na akong pakialam sa kanila. Bahala sila sa buhay nila. Di ba? Kumbaga, sabi ko nga, bahala kayo kasi parang nung bata ko, tinry kong tulungan sila, tinry kong maging close sa kanila, pero parang namasama pa, napasama pa. So, to the point na nilayo ko po yung sarili ko. Sa family, kumbaga, nagkaroon ako ng trabaho. Kumbaga, doon ko nilagay yung isip ko. To the point na hindi ko napapansin, nabibuilt yung problema sa puso ko. Na to the point na meron akong mga depression na nangyari. No? Na hindi ko sinasabi kasi ayoko aminin. To the point na si pastor, napapansin na yan na parang lumalayo ka sa church. Kumbaga, ang dami ko pong, kumbaga ako yung tipo ng tao, I can make lies. At yung lies na yun, parang nagiging totoo sa akin. Kasi, kumbaga yun yung ginagawa kong defense mechanism ko na, hindi, ganito yung family ko eh.
So, unti-unti, kumbaga, maayos yung trabaho ko, bila akong magre-resign sa trabaho, out of nowhere. Kaya nga pagbabalikan ko, bakit nga ba ako nawala sa company ito? Wala naman dahilan. Meron lang dun time na parang isang beses, nawala lang yung mga kakilala ko. Then, parang may isang incident lang sa office. Then, kumbaga, bila na lang akong hindi nagparamdam sa company. So, pag December po, may ganyan akong sakit. No, kaya sila tita natatakot eh. So, ang ginagawa ko yung, tara, labas tayo. Pasyal tayo. Libre ko kayo. Okay, yan, siya, masaya yan. Tuwan-tuwa yung mga yan. Then after, malalaman nila wala ka ng trabaho. Okay? Wala ka na palang trabaho. Pag tinanong ka, wala lang. Gusto ko lang mag-resign. So, ilang beses po nangyari sa akin yan. Yung mga times na namatay na si Mamu, namatay si Mama. So, hindi ako nakawala doon. To the point na, kumbaga, wala ka nang pakialam sa ibang tao. Yung parang feeling mo, lagi kang, ang tingin naman nila sa akin, ganito eh. Sige, paninindigan ko. So, nakalimutan ko na meron akong Diyos. So, kailan lang nawala yon? Yun yung time na sinabi ko, Lord, parang meron akong galit. So, nandiyan yun, sabi ko, Lord, ibibigay ko to sa'yo. So, pinatawad ko, uminga ko ng tawad kila Papa, pinatawad ko rin sila, kung ano man yung mga pagkukulang. Kasi sabi ko, I cannot go to the next level ng buhay ko, next chapter, if I cannot forgive my past. Sabi ko, hindi ako pwede magkaroon ng sarili kong pamilya kung yung problema ko nung kabataan ko, hindi ko mapatawad o hindi ako makaalis. Madali po ba? Hindi. Until now, may mga times pa yan, may bubulong yung jobless sa'yo, na ganito gawin mo, di ba? Wag ka na magtuloy. Pero alam nyo po, isa lang na-realize ko, pag yung sarili mo, nilapit mo sa Panginoon, di ba? Everyday nagbabasa ka ng Word of God, everyday pipiliin mo, sundin yung kalooban ng Diyos, aalisin mo yun eh. Kasi bakit? Hindi ka pwede humakbang na may daladala ka. Amen? Hindi ka pwede pagpalain ng Diyos kung sa sarili mo may tinatago kang kasalanan, may tinatago kang galit. Kaya nga, depression is real. Totoo po yan. Maaring hindi mo maunawaan, iba-iba po kasi klase yan. But it happens to different kind of people. Pero hindi ka dapat ma-swallow up ng depression. Kumbaga, hayaan mo lang dumaan sa iyo yan. At pag dumadaan sa iyo yan, huwag mong i-isolate yung sarili mo. You need God more. Amen? You need church more. Yung po yung natutunan ko na anuman yung pinagdadaanan ko, di ba? Ngayon, masaya po yung family na meron kami. Nakikita ko yung mga kapatid ko bumabalik, nagpapatuloy, di ba? And sabi ko nga, hindi ko pwedeng hingin sa kanila na maging ganito sila kung hindi ko aayusin yung sarili ko. At hindi ko pwedeng ayusin yung sarili ko hanggang hindi ko sinusurrender sa Panginoon lahat ng problema ko. Yung takot ko, yung galit ko, okay? Yung insecurities ko. Kasi marami po yan eh. So, we need to make that decision. Kung may pinagdadaanan ka, huwag ka nang lumayo sa simbahan. Amen? Huwag mong ilayo yung sarili mo. Ilapit mo lalo sa Panginoon. Bakit? Ano po ba yung lagi natin nire-recite? Who we are to God. Amen? Lagi natin sinasabi na we are the child of God. Amen? Ang Panginoon, pagbabasahin mo ang Word of God, sabi niya, mahal ka niya. Ang sabi ng Panginoon, anak ka niya. Yung kasalanan meron ka, pinatawad ng Panginoon. Amen? Yung problemang may pinagdadaanan ka, ibigay mo sa kanya, siya bahala sa'yo. Ang dami pong pangako ng Panginoon na magpapatatag sa'yo. So there's no space para malungkot ka. Amen? Wala po dapat puwang yung galit sa puso mo. Bakit? Kasi ang Panginoon ay Diyos na mapagpatawad. Amen? Alam niyo po, hindi po natin malalagpasan yung problema natin kung susolusyonan natin siya ng sarili lang po natin.
Amen? You need to give it all to God. Kaya nga po, ako po, I'm so happy na unti-unti, sabi ko nga, nawala yun sa sarili ko. Unti-unti, mas na-enjoy ko yung meron ako. Nagpapasalamat ako dun sa family na meron ako. Why? Kasi lahat ng bagay na yun, ang Panginoon na nagbigay. Amen? Kaya nga, if you want a better future, a better life, kailangan mong patawarin una sarili mo. Amen? Forgive yourself. Ano man yung hindi mo nagawa, feeling mo nag-fail ka, patawarin mo sarili mo. And then, give it all to God. Bigay mo sa Panginoon. Kasi pag ikaw lang yan, hindi mo kakayanin yan. Ikaw lang mag-isa, tapos ang ipifeed mo pa sa sarili mo, hindi magagandang bagay, mali po. Diba? The more na may pinagdadaanan ka, the more na dapat lumalapit ka sa salita ng Diyos. Amen? Sabi ko, gawin mong, i-dedicate mo, magkaroon ka lang ng time, kung hindi mo kaya na basahin tuloy-tuloy, mag-spend ka, unti-untiin mo. Diba? Kasi bakit? Darating yung time na yung mensahe na yan, kakailanganin mo. Amen? I-re-remind mo yung sarili mo. Or i-claim mo sa sarili mo yung birthright na meron ka. You are a child of a king. Amen? At dahil anak po tayo ng Diyos, walang puwang yung galit, walang puwang yung depression, yung sa sarili natin. Dadaan po yan, yes, pero hindi dapat mag-stay dyan. Amen? You need to be, sabi nga natin, tayo po ay dapat maging messenger of God's hope. Amen? Maging encourager po tayo. And pero hindi ka pwede maging encourager, di ba? Kung ikaw mismo, lugmok ka. Tama? So kailangan, yung sarili mo, ayusin mo muna sa Panginoon. Amen? Matatapos yung taon, ano man yung mga hindi mo nagawa this year, ibigay mo na lahat sa Panginoon. Amen? And meron naghihintay na bagong taon sa'yo, pwede kang bumawi. Amen? Alam mo, yan po yung kagandahan sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. You can always rebound. Kung nasaan ka man ngayon, nawawala ka man sa, di ba, sa spiritual na kalagayan mo, hindi maayos, ikaw nakakaalam yan eh. We can make a lot of justification kung bakit ito nangyayari sa atin, di ba? But in the end of the day, we need to choose God. Amen? We need to remember who we are. Kung sino pa tayo sa harapan ng Panginoon. Di ba? Your family will not be perfect, pero yan yung pamilyang binigay sa iyo ng Diyos. Amen? Maaring yung childhood mo hindi perfect, hindi maganda, marami kang pinagdaanan. But remember, those things make who you are today. Amen? Gamitin mo sandata yan, gamitin mo motivation yan to be better. Kaya nga po, malaking hamon yung sinasabi ni Pastor last Sunday na it's not against, kumbaga wala na siya dun sa level na between good or bad, di ba? Or between good or better, hindi na po eh. Nandun na siya sa better or best. Or best to excellence. Dapat ganun din po tayo. In our own personal Christian life, dapat ang tanong mo na, paano ako magiging better para sa Panginoon? How can I reach or how can I give more to God? How can I become the best version of myself for God? Amen? Kasi bakit po? We need to level up. Diba? Yun yung laging sinasabi ng ating pastor ng mga leaders natin, we need to step up our game. Ito pong darating na taon, di ba? Hindi po ito madali. At hindi kahit ito ng iilan tao. Lahat po tayo dapat itaas natin yung level ng pananampalataya, ng paglilingkuran na meron tayo. Maaring hindi ka leader, yes. Pero hindi ka ba nangangarap na one day, ikaw naman yung maging leader? Amen? Ikaw naman yung tatayo dito? Kaya nga po ako po, talagang masaya ako makita na sila Joshua, diba? Sila Paulo, tumatayo na dito. Diba? Kasi bakit? Dati yun lang pangarap namin, makatayo lang dyan. Diba? Makapag-moderate ka lang, hindi mo pa nga alam yung sinasabi mo noon eh. Pero doon kami nagsimula. Amen? Then unti-unti, napapagkatiwalaan, nakakapag-preach. Diba? Sabi ko nga sa mga young men natin, gamitin nyo yan. Kaya every time po natatayo ka dyan,
magpapakanta ka, magmo-moderate ka, magbabasa ka ng Bible, magpe-pray ka. Let's give our best. Amen? And this coming year, huwag kang makontento, nandiyan ka lang. Yun po yung hamon namin sa inyo, hamon ng ating pastor. Huwag kang makontento na, nabigay mo to, nagawa mo to, panis na po yan. Itaas pa po natin. Amen? Amen po ba? Amen. So itaas mo yung level. Huwag kang papayag na ang ganjang ka lang. Amen? Itong pong property na to na pinagpe-pray natin, magkaroon po tayo ng bahagi dyan. Amen? Ngayon pa lang sabi ko nga po, ako po talaga sabi ko, Lord, talagang help me God na pagpalain mo kami, mag-asawa. I-bless mo pa kami. Not para sa personal consumption po namin. Hindi eh. Because we want to give more sa'yo. Gusto po namin makapagbigay. Pag may mga commitment, gusto namin magkaroon ng bahagi. Okay? Kasi bakit po? Nakita namin, nandun talaga yung pagpapala ng Panginoon. Amen? Nandun yung blessing ng Diyos. Diba? Ikaw ba naman? Sabi nga, kung ikaw lang, kumbaga walang kwenta. Pero if you remember and claim your birthright with God, makikita mo na ikaw minamahal ka ng Diyos. Precious ka. We're peculiar people sa ating pong Panginoon. So ano po yung number one? How we can move on and be at peace with our past? Number one, we need to declare and guard my. Number two, we need to defend and claim my birthright. And number three, and the last, we need to display and put on God's approval. We need to display and put on God's approval. Ephesians chapter 6, verse 14. Sabi po ng Bible, stand therefore having your loins girt about with truth and having on the breastplate of righteousness. Sabi niya, magsitibay nga kayo na ang iyong mga baywang na may bigkis ng katotohanan na may saklot na baluti ng katwiran. So sabi niya, God says, you will need the breastplate of God's approval. Alam niyo po, we need the approval of God. Diba? Ano man yung nangyari sa'yo, diba? We always need to seek God's approval. So dapat, pagising mo pa lang sa umaga, diba? Every morning, once you wake up, ano man yung naramdaman mo, ano man yung mga mali mo nagawa, lagi mo ilagay sa isip mo that our God will forgive you. That our God, our Father, okay, forgive us for whatever we've done. Alam niyo po, dapat po natin ilagay sa isip natin, lagi natin i-remind yung sarili natin na mahal tayo ng Panginoon. We need to thank God every day and let's tell God that we need His approval. Alam niyo po, wala na pong sasarap dun sa relationship na meron ka sa Diyos. Amen? Yung time na i-spend mo with Him, talking to Him, praying, diba, reading His Word. Alam mo, the more na you know God, the more na hindi mo iisipin anumang problema yung nagawa mo. Amen? Or anumang problemang meron ka. Bakit ka nang hina? Kasi kulang ka sa oras na binibigay mo sa Panginoon. You need to spend more time to God. Kasi you will realize na God is your friend. Amen? He is our true friend. Amen? So kaya nga yung inaawit natin every time, yung about the faithfulness of God, alam nyo, yan po yung mga inspiration na talagang ramdam mo yung sarap ng awitin eh. Amen? Yung He's been faithful, di ba? Kung aalalahanin mo yung kabutihan ng Diyos sa'yo araw-araw, ikaw yung pinaka-bless na tao. Amen? So everyday, God will show you a lot of things eh. Ang problema lang, lagi tayong nakafocus dun sa wala tayo. Amen? Wala akong ganito, magpapasko, wala akong bagong damit. Just try to imagine those people na wala nang masuot. Diba? Ang mahalaga, magkakasama pa rin kayong pamilya. Amen? Alam niyo po, ngayon darating na kapaskuhan, diba? Hindi mahalaga kung anong meron sa pagkainan. Ang mahalaga kung sino yung kasama mong kumain. Amen? Kasi kahit gaano kasarap yan, sabi mo may lechon ka dyan, di ba?
kung ano-ano masarap na pagkain meron ka dyan, kung mag-isa ka lang, napakalungkot ng Pasko. Amen? Mas masarap kasama ang pamilya. Amen? At lalo na kung kasama mo yung pamilya mo sa simbahan. Amen? Kaya nga this coming 25, makakasama mo yung iyong mga mahal sa buhay, di ba? Sa December, sa 24, you will spend time. Then kagandahan, on the 26, kasama mo naman yung ka-district mo. Amen? Kasi hindi mo naman lahat may invite yan sa bahay mo eh. Pero dito, we have the opportunity to have fellowship together. Amen? At sama-sama natin pagsasaluhan kung anumang pagkain na meron dyan. Amen? Kung may magdala ng adobo, di ba? Kung ano man yan, masarap po yan basta sama-sama. Di ba? When we're together, di ba, with God, napakasarap po ng pagkain. Amen? Kaya sabi mo, kahit pansit lang yan, di ba? Or sabi mo, spaghetti, chicken, yun lang, okay na kayo. Ang mahalaga, magkakasama po tayo. Amen? Kasi maraming pamilya ang gustong magkasama-sama, pero hindi nila magawa. Either may nangyari sa family nila, naapektuhan sila ng pandemic na ito, di ba? Pero ikaw, kung meron ka pang isi-celebrate, kahit wala kang bagong damit, kasi bakit? Di ba? Hindi na doon na susukat ang Kapaskuhan. Amen? Sa ating mga kabataan, huwag ka nang, ano ba yan, wala man lang akong regalo sa magulang ko. Ang tanong, ikaw ba, may regalo ka ba sa magulang mo? Amen? Hingi ka ng hingi na regaluhan ka, ikaw ba may regalo ka ba sa kanila? Amen? Ang mahalaga, magkakasama po tayo. Amen? So, your whole self-image will change. Diba? Pag naalaman mo gaano kakamahal ng Panginoon, diba? Sabi nga, just the fact or just the idea, diba, na alalahanin mo paano ang Panginoon ay namatay sa krus ng Kalbaryo, that's already enough for you to enjoy life. That's already enough for you to rejoice and to be, kumbaga, maging masaya. Diba? To be thankful and grateful kung anong buhay ang meron ka. Bakit? We deserve hell. Amen? But God save us. Amen? Kaya nga po, dapat lagi natin i-remind yung sarili natin. Ano mang problema yung dumating sa'yo, ano mang nakaraan, tandaan po natin, our past, don't let our past define who we are. Kung ano man nakaraan na meron ka, ano mang yung problema o sablay mo nung nakaraan mo, huwag mong hayaang i-define ka niyan. Bakit? Kasi gawain ng diablo yan eh. Tama? Ipapaalala sa'yo, ano yung mga mali mo nagawa, ano yung mga hindi mo nag, ano yung mga sablay mo, ano yung mga pagkakasala mo, pagkukulang mo. Kasi bakit? Yun lang yung kayang gawin ng diablo sa'yo eh. Pero hindi niya alam yung future mo. Amen? Only God knows your future and your present. Kaya nga dapat, lalo mong aralin yung salita ng Panginoon. Diba? Yung 52 Sundays na sinasabi ni Pastor, yung Club 52, diba? Club of the Few, maging bahagi po tayo niyan. Amen? 52 Sunday morning, Sunday evening, at this coming year, babalik na po yung ating Sunday school. Amen po? Ibig sabihin, magkakaroon na po ulit tayo ng mga classes. Amen? Excited na po ba kayo dyan? Parang hindi ah. Excited na po ba kayo dyan? Amen. Ilang taon na po na nahintuyan due to the pandemic. Amen? And we thank God na unti-unti na pong ibinabalik ng Panginoon. Amen? Yung mga group meetings natin, nakabalik na po yan. Lalo pang pagagandahin yan by next year. Amen? And kami po nag-e-enjoy lang. Nag-enjoy kami makita yung transition, di ba? From being a young people, ngayon nasa adult na kami, di ba? Sabi ko, iba pala pag adult na, iba na yung mga usapan, no? Kasi sa young people, talagang, kumbaga, more on fun, enjoyment, lesson. Pag sa adult men, di ba? Biblical, di ba? Doctrinal, di ba? About how you will beat your family. Amen? Kaya nga po, kung hindi ka pa nakakasama dyan, sumama po kayo, napakasaya po niyan. Diba, yung ating pong light bearers, amen? Nandito ba yung mga light bearers natin? Say amen. Uy, parang ano ah, parang busog ah. Light bearers, nandito po ba kayo? Yan. How about the kingsmen? Uy ah, yung ating pong ano, exchange gifts sa Sunday, huwag kalimutan ng mga kingsmen yan.
Diba? Annual po yan. Diba? Huwag na lang nating i-announce. Pero meron po tayo yan sa Sunday po yan. Gagawin natin. And how about the Achievers? Amen. Talaga pong nakikita natin. Yan po yung mga samahan or fellowship na dapat kasama po tayo. The heavy load and guilt and condemnation will be lifted of you. You will get your joy back. You will go out to meet the day with a whole new attitude. Okay? So every time po, sabi nga, pagising mo pa lang sa umaga, magkaroon ka ng time to talk to God. Ako po, bago ako po mag-duty, sa duty ko po 4 a.m., gigising ako ng mga 3:30, 30 minutes before. Pipipray muna po ako, di ba? And also pag nasa restroom ako, pag naliligo, meron ka mga, yung mga whisper prayer, tatanong nyo, tagal naman nito maligo. Kasi doon ko po ginagawa yung mga ritual ko. Yung mga, Lord, kumbaga nire-remind ko yung sarili ko, na Lord, sabi mo, di ba, sa salita mo, eto ako, I'm a winner, dapat lagi mong i-remind. Sabi ko nga, Lord, give me patience. Diba, every time mag-handle ako ng calls, huwag mong hayaan na, alam mo, maapektuhan ako. No? Kasi minsan po, nadadala na po talaga eh. Yung blood pressure ko, tumataas talaga every time na yung kausap mo, eh, talagang, kumbaga, difficult people eh. Okay, kasi ganun po yung trabaho namin. Most of our clients or na makakausap namin na daily basis, difficult people po talaga eh. Kaya nga, ang prayer ko, Lord, bigyan mo ko ng mahabang-mahabang pasensya. Diba? Na yung tipong, I can change the mood, diba, nung aming pag-uusap. Sabi ko nga, kasi pa ang problema pag work from home ka, diba, eh may tendency ka maging complacent eh. Diba? May tendency ka maging mid-joker. Kasi nasa bahay ka lang eh. Wala ka namang boss na nandiyan para maging maayos ka. Pero sabi ko, ang nire-remind ko sa sarili ko, ang boss ko lagi, Panginoon. Amen? That's the real boss na meron tayo eh. Kaya whether may nakita sa atin o wala, we work with integrity. So you go out and meet the whole new the world with a new attitude. But it does not happen automatically. It's something we do daily. Alam niyo po, totoo po yung sinasabi ng ating pastor na hindi yan, kumbaga, every day is a battle. Amen? It's a war between your old self and the new, kumbaga, yung bagong ikaw. Amen? The Holy Spirit sa yung old sinful nature mo. Maglalaban yan eh. Diba sasabihin, hindi, magpahinga ka muna, huwag ka muna umatin ng Bible study nyo. Diba, huwag ka umatin ng pananambahan. Diba, kahit kaya mo nang pumunta ng church, huwag kang pumunta, mag-online ka na lang. Diba? Lagi pong laban yan eh. And we need to always choose God. Diba kaya laging sinasabi ni Preacher Rene, life is full of choices. Totoo po yun. Every time kailangan mong pumili. Every day. Diba? Ang buhay Kristiyano, hindi lang po tuwing Linggo. Hindi lang tuwing Wednesday. Every day po yan. Amen? Ang Holy Spirit, laging kasama mo yan. Hindi po yan mag-check out or aalis sa'yo. Okay, pag walang pananambahan, kasama mo yan. Kaya kailangan mong gumawa ng desisyon ayon sa salita niya. Amen? So, just as we put on our clothes every morning, we need to get up and consciously put on God's approval. Lagi mong kausapin ng Panginoon, Lord, tama ba itong gagawin ko? Lord, magre-report na ako, imi-meet ko yung mga estudyante ko sa LC, tama ba itong gagawin ko? Kaya nga dapat you need to start right eh. And you need to start right with God. Kasi bakit po? That will, kumbaga, that will make your mood the entire day. Yan po yung magiging magsiset, di ba, ng araw mo. Kung paano mo sinimulan. Okay? Always seek God's approval. Lord, tama ba itong gagawin ko? Okay? Pero kung alam mo namang kasalanan, di ba, kasi minsan sa atin, lahat tinitake natin literally eh. No? Lord, bigyan mo nga ako ng sign na mali itong gagawin ko. Di ba? Nasa, pupunta ako ng bar, niyaya ako sa bar, tama ba to? Alam mo nang mali yan eh. Di ba? Ito ba, Lord, pupunta ako dito. Di ba? Kailangan ko ba ibalik yung offering ko? Alam mo naman dapat binabalik yung offering mo. So, what I'm saying is, always seek approval for God. Tandaan mo, kumbaga, huwag mong pakinggan yung sinasabi ng mundo kung sino ka. Kasi bakit? People will say a lot of bad things sa'yo. Amen? Sisiraan nila, i-discourage ka nila. But what matters most, kung ano yung sinasabi ng Diyos
tungkol sa iyo. Amen? As we close, I just want to share a story. Alam ko napakinggan niyo na to. It's about a farmer and a donkey. Okay? Na one day, itong farmer na to, meron siyang donkey at yung donkey na yun nahulog sa well. Okay? Sa isang balon. So, tinatry niyang sagipin, hindi niya magawa. So, sabi niya, sabi ng farmer, wait, mukhang matanda na naman tong donkey na to. Wala na naman sigurong pakinabang to sa akin. Ililibing ko na lang siya ng buhay. So, ginawa niya, tinawag niya yung mga kapitbahay niya, yung mga tao sa paligid nila, at kanya-kanya silang kumuha ng pala. So, ang ginawa nila, inahagisan nila ng buhangin or ng lupa, okay, yung donkey na nasa well. So, pagbuhos nila, tatamaan yung donkey, then, mamaya-maya, bubuhos nila, tatamaan yung donkey. Pero, may napansin silang ginagawa nung donkey. Na very unusual. Ang ginagawa ng donkey, pag inaagisan siya ng lupa, iba-brush off lang niya, papagpagin niya, then aapak siya. Pataas. So ginawa nila ng ginawa ilang ulit, hanggang unti-unti, napapansin nila yung well, napupuno ng lupa, at yung donkey umaangat from the well. So what does the story tell us? Sa buhay po natin, maraming setbacks or failures sa ibabato ang kaaway sa atin. Sasabihin niya, naalala mo, nung bata ka, ganto ka, hindi ka na magtatagumpay. Diba? Tamad ka, wala ka mararating sa buhay. Lahat ng negative things sasabihin sa'yo. Naalala mo, ito yung ginawa mo nung bata ka. Lahat yan ibabato sa'yo. Pero ang kailangan mo lang gawin, i-brush off. Amen? Pagpagin mo at gamitin mo yan as your stepping stone to be the better version of yourself. To be the best version of yourself. Kasi bakit? Ang mahalaga yung sinasabi ng Bible. Ang mahalaga yung sinasabi ng Diyos tungkol sa'yo. It doesn't matter kung ano man nakaraan meron ka. Kung ano man yung problema mo, pinagdaanan, is part of your past. Huwag kang mabuhay, huwag kang maging prisoner of your past. Amen? Huwag po natin hayaan na yung nakaraan natin will hinder us to enjoy our present and our future with God. Amen? Huwag nating hayaan na, sumablay ako ngayon 2021, sasablay uli ako ng 2022. Hindi po. Sabi nga natin, God is the God of new beginnings and is the God of endings. Amen? He closed the door because He has a better plan for us. Maaring hindi niya tinupad sa iyo yan ngayon taon, baka meron siyang hinahanda sa iyo mas better. Amen? Ang kailangan lang po natin magtiwala sa Kanya. Amen? Ang kailangan lang natin is sumunod at humakbang sa pananampalataya. Huwag po tayong huminto. Whatever hindrances we have, whatever obstacles we have, ano mang yung mali natin nagawa, ano mang yung mga hindi natin nagawa para sa Panginoon, ibigay na po natin lahat sa Kanya. Let's start new. Amen? Let's start to see the better and the best version of ourselves. Amen? Kasi po, our God deserves the best version of ourselves. So this coming 2022, di ba? Magsama-sama po tayo. Kung paano po si Pastor, di ba? Nakita po natin how he levels up his leadership. Dapat ganun din po tayo. It's not only the leaders who need to step up, but all of us. Amen? Kung meron kang hindi nagawa, ngayong taong ito, meron kang area ng buhay mo, ng Christian life mo, hindi ka nagtagumpay, either soul winning man yan, Bible reading man yan, prayer man yan, amen? Discipleship man yan, bumawi po tayo. Let's rebound, amen? So tayo pong lahat ay tumayo at tayo po manalangin. Let's pray. Dakila namin Diyos, salamat po sa iyong salita. Thank you, O Lord. Meron kang mensaheng binigay sa amin ngayong gabi. Help us, O God, to always remind kung sino kami sa harapan mo. Help us, O God, to have and declare yung mga association na meron kami, Panginoon. And let us always seek for your approval, O God. Lord, pagpalaay mo po ang bawat isa, nawa, Panginoon, yung salita ang nangusap, Panginoon, sa bawat isang nakinig. Habang tayo po ay nananalangin, if you have anything that you need to surrender to God, surrender it
here at the altar. Ibigay mo sa Panginoon yung mga bagay na nagiging hindrance for you not to give your best to God. Ibigay either ito po ay part ng nakaraan mo, mali mo nagawa, o mga bagay na hindi mo nagawa, let's all give it to God. Bukas po ang ating pong altar, and we can come to God and pray. Sige po.